naman ako guys, nandito na naman si Queen Teresa. Maisishare na naman ako sa inyo. Pero bago yan, sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe at saka pakiclick na din yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. Pasensya na kayo, nandito ako sa room ko kasi ako lang mag-isa. So dito ako mag-ano ngayon. Pasensya na kayo sa itsura ko. Paalam nyo naman pag nandito tayo sa bahay, diba? Nakaganito lang tayo. So, ang isi-share ko sa inyo guys is yung mga natanggap kong regalo, Christmas gift. May isa kasi akong gift na talagang napaka na-touch ako na hindi ko inaasahan na matanggap ko at saka napaka ano ng meaning kaya niya binigyan ako ng napaka special na gift. Talagang sabi ko iti-treasure ko to, ikikip ko talaga, itatago ko talaga. So pero bago yan, isi-share ko muna sa inyo yung mga iba ko pang gift na natanggap. So ito yung isa itong natanggap ko galing sa friend ko. So ayan siya. Oh, di ba? Maganda. Ayan. Maganda yung kulay. Gusto ko yung kulay. So ayan, isa sa mga natanggap natin. Tapos sa friend ko kay Melissa. Thank you, baby ko. Siya yung nakasama ko sa ibang vlog ko. Thank you, baby ko. Tapos ito din. Ito din, natanggap ko nung exchange ding gift naman, bonnet. Nagkataon din na galing sa kanya, galing kay Melissa, galing sa baby ko. Tawag ko kasi sa kanya, baby ko. At saka ito din. So ito yung mga na-receive ko nung exchange ding gift. Tapos galing naman sa isa ko pang friend na si Shane. Ito. So, ayan. So, ito natanggap ko din galing kay Shane. Thank you, Dai Shane. Actually, ano siya sa church namin. Associate pastor ko siya. Napakabait. So, thank you nito, Dai Shane. Tsaka may ano pala siya. May YouTube channel, Shane Shane. So, paki ano na din. Paki subscribe na din. At saka, ito galing sa ano namin, galing sa church namin. Ito. Ayan. So, lagyanan siya. Lagyanan, may pwede na akong ano, pwede na akong magkaroon ng mga lagyanan. So, ayan. Maganda din. Tapos, galing din sa isa kong friend, Dailisa, taga Bohol din. So, ayan. Oh, ayan. So, may ganito na ako. Thank you, Dailisa. At saka, nasaan na ba yun? Yung sa church kasi namin ganito, bukod sa exchange ting gift namin, meron din kaming, kumbaga, bubunot kami ng pangalan, tapos, pagkabunot namin ng pangalan is, kung sino yung nabunot namin na pangalan, ang bibilihin mo para sa kanya is something na magdi-describe sa personality niya. Kumbaga, kung ano yung tingin mo sa kanya, i-describe mo yung personality ng taong bibigyan mo sa pamamagitan ng bagay, pagkain, basta ma-ano mo siya, ma-describe mo siya through sa ibibigay mo na bagay sa kanya or pagkain sa kanya. So na-touch ako kasi yung hindi ko akalain na yung binigay pala nitong taong ito sa akin is ganito, medyas, hikaw, at saka yung pinaka-importante na super na-touch talaga ako. Kumbaga, yung naiyak ako nung natanggap ko yung ano niya na na-realize ko na hindi lang siya, hindi lang dalawa, tatlo, apat. Lahat ng nakakilala sa akin dito sa Hong Kong is ganun yung tingin nila sa akin. So, akala ko, kumbaga,
Kumbaga, yung ano lang ba, yung opinion lang na ganun yung tingin nila sa akin. Yun pala, yun talaga yung nakikita. Yun talaga yung ramdam nila na pagkatao ko. Yun talaga yung na-experience nila sa pagkatao ko. Yun talaga yung kumbaga tumatak sa puso't isipan nila, lalo na sa taong ito na nagbigay sa akin. Hindi lang siya, marami ang nagsasabi sa akin, pero hindi ko talaga inaasahan na sa pamamagitan ng binibigay niya sa akin, doon nag-sink in sa akin na ganun pala ako. Ganun talaga ako ka ano, ganun pala ako ka tatag. Yung ganun pala yung tingin nila sa akin. Kumbaga, thankful ako, napapasalamat ako na ganun yung parang impact sa kanya. At least maipakita ako na managiging ano ako sa kanya. Pakiramdam ko nagiging isa akong tinitingnan kapag tinitingnan na ako na kumbaga kung may ma-experience siyang kung may ma-encounter siyang struggles, kung may ma-encounter siyang problema, at least nagiging ano ako, example na dapat matatag, dapat hindi nagpapatalo, hindi lu dapat lumalaban. Lumalaban tayo sa buhay, hindi bumibitaw sa Panginoon kahit anong problema man ang dumating, kahit gaano kahirap man ang sitwasyon, kahit super duper na gusto mo nang sumuko. Kumbaga, thankful ako na nagiging ano niya ako, nagiging salamin na kung may problema man siya or kung may problema man sila na ma-encounter, titingnan lang niya ako eh. Eh siya nga nakaya niya, 'di ba? Eh siya nga super matatag. Kung nakaya niya, kaya ko din. Eh yung kumbaga thankful ako na kapag naisip niya ako or nakita niya ako, masasabi niya na ay itong problema kong ito, wala to sa problema ni Ate Tess kasi ang tawag niya sa akin Ate Tess. Pag may maano sila, pag may kumbaga ma-realize niya ba na wala to. Kalingkingan lang to sa naranasan ni Ate Tess sa nagiging struggles ni Ate Tess before. Kumbaga, kung nakaya niya Ate Tess, kaya ko din. So, napaka ano, 'di ba? Nakaka-touch na ganun pala yung tingin niya sa akin. Na ganun pala ka ano. So, hindi ko patatagalin, guys. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung super duper na regalo na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko in my 48 years in existence dito sa mundong ito. Simula't nagka-malay ako na alam ko na yung tungkol sa regalo, 'di ba? Ang ano natin sa mga regalo, may price, may presyo, may yung talagang mama, may medyong may ano ba may halaga, kumbaga may amount na nakakaakibat na yung ganito yung presyo, ay ganda nito, ganon. Pero itong regalong ito yung regalo na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kaya nga sabi ko, ikikip ko ito hanggang makauwi ako ng Pilipinas. Kung kaya ko itong dalhin, dadalhin ko ito. Sa totoo lang, talagang pinipicturan ko to. Kung hindi ko man to madala sa Pilipinas, kung hindi ko man ito kayang isakay sa eroplano, talagang ano ko talaga, ito treasure ko talaga to. Hanggat nandito ako, ikikip ko to sa totoo lang. Kung ano man, kung kaya ko siyang dalhin sa eroplano pag-uwi ko, dadalhin ko talaga siya. Talagang ilalagay ko siya sa ano, hahanapan ko talaga ng paraan ito na madala ko sa Pilipinas. Yung original na natanggap ko. Talagang, kung hindi ko man bitbitin ng ano ko, gawan ko ng paraan na ilagay siya sa yung kumbaga idikit ko siya sa baso o di kaya basta madala ko lang siya na ma-display ko lang siya doon sa bahay ko na ito yung ano napaka meaningful, napaka memorable na gift na natanggap ko sa buong buhay ko. So ito yun guys.
Bukod pala dito, hindi lang ito yung regalo na binigay niya sa akin, na merong medyas. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng medyas na binigay niya sa akin? Nakalimutan ko kung nandoon na yata eh. Nandoon na sa lagyanan ko, pula na medyas. Ang inaano niya para daw pag hindi masaktan yung paa ko kapag naglakad ako. Kung ibig sabihin pina deep ko pa yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya na kapag naglakad ako sa buhay, continuing my journey in my life, nandoon yung medyas na kumbaga sapin para hindi ako masaktan. Ang pagkaano ko doon is dahil nandun kami sa church, eh yun ang salita ng Diyos, yun ang pangako ng Diyos na kahit gaano man ka rough yung lalakaran ko, may medyas, may Diyos tayo na talagang aakay sa atin. At saka pangalawa, yung binigyan niya pala sa akin bukod dito sa special na ano na to is yung hikaw para daw lalo akong gumaganda. Yung ganon. So, na-touch din ako doon. Eh, lahat naman tayo, kahit sa paningin ng iba, hindi tayo maganda, pero sa mata ng Diyos, tayo'y napakaganda. Kasi ginawa tayo ng Diyos. Perfecto tayo ng pagkagawa sa Panginoon. So, ito yun guys. Ito yung sishare ko sa inyo, yung espesyal na regalo na tanggap ko. Bato. Bato kasi, sabi niya, tinitingnan ko kasi kung gaano ka katatag, gaano ka katibay, gaano ka katapang, super, kumbaga, matigas ako. Matapang ako na inano yung lahat ng mga problema na experience ko, matapang kong hinarap, at saka matigas akong, kumbaga, hindi ako nagpadaig, hindi ako nagpatalo sa mga problema ko. So natouch ako doon. Hindi ko ma-describe yung feeling na ito pala, ganito pala ako katapang, ganito pala ako katatag, kagaya ako ng bato. Kaya, thank you sa'yo, Glinda. Itong gift mo sa akin, talagang iti-treasure ko to. Super duper, na-touch talaga ako nito. At saka, salamat, nagiging isa ako sa, alam ko na, sinabi mo na sa akin na, believe ka sa akin dahil napakatatag ko. So, thank you so much. So, ayan guys, ito yung pinaka-special na unforgettable na hindi ko talaga iwawala ito, bato na regalo sa akin. So, ayan, I hope may natutunan kayo, at saka I hope na nag-enjoy kayo sa videong ito, at saka mulit-muli, salamat sa inyong support, na patuloy kayong sumusuporta sa mga videos ko. At saka, wag kalimutan na salubungin ang umaga ng isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. Bye-bye! God bless everyone! Bye-bye! God bless! Bye-bye! Bato! Kikip ko to.